Hi guys! Meron na naman tayong bagong gala. Pupunta tayo ngayon sa Dubai para i-meet si Sis Mary Joy and Ate Nida. Attend tayo ng kanilang despedida party kasi si Ate Nida magpo-for good na siya sa Philippines. Ito na ako sa bus station. Pasakay na ako ng bus papuntang Dubai. And Al Gubayba bus yung aking sinakyan. Ayan. A few moments later. Touchdown Dubai na! Malapit na ako sa Al Gubayba Station. And from Al Gubayba Station, sasakay pa tayo ng Metro Green Line hanggang Union Station. Yan ang sabi ni Ate MJ. Ito ang loob ng metro station. Ang tawag dito is Etisalat ENA. Tapos sasakay tayo ng metro mga 4 stops para makarating sa Union Station. Ayan, dito ako lulugar sa women's only na carriage para kasi syempre iwas tayo sa mga alam mo na chancing na mga ibang lahi. Ayan, waiting pa rin kami ng train. Grabe ang init guys, nakukulot yung aking buhok. Ayan, nakasakay na pala ako at binard ko lang yung mga tao kasi syempre border privacy. Ayan, mabilis lang naman, nakarating na rin ako sa Union Station. Ito ang Union Station, ang ganda. So dito ko hintayin si Mary Joy. So habang hinihintay ko si Mary Joy ay chinek ko muna tong surroundings kasi wala naman akong ibang pupuntahan dahil sasakay ulit kami ng train after niyan dumating. So hindi ko naman alam na malilate pala siya ng 1 hour. Oh my God, Mary Joy! A few moments later. So after 1 hour ng paghihintay dumating na rin si Mary Joy. Ayan, sasakay ulit kami ng metro. Papunta ng... Nakalimutan ko na yung station. Ang tagal na kasi, di ba? So, nagmamarites lang kami niyan at sasakay na ulit kami ng metro para makarating dun sa pinakamalapit na station papunta kay Sis Nida. At hulaan niyo ako ano ang topic ng aming marites. Of course, love life. Love life ni Mary Joy. Dahil maaga pa, 12 past pa lang, maisip muna namin pumunta sa mall para kumain ng lunch kasi 2 PM pa ang check-in nila Ate Nida. So mga sabi niya mga 3 to 4 kami pwedeng pumunta dun sa hotel para nakapag-ayos na sila. So ayan, tumambay muna kami dito sa Starbucks after namin mag-lunch. May pangalan na Brands talaga. Tapos naka-live siya. I think pa-live. Ayan, at after nga namin magkape, almost 4 PM na rin, kaya agora na kami. Sakay na ulit kami ng metro para pumunta kay Ate Nida. Bus forward, mag-meet Ate Nida. Nag-aayos pa sila. Ang bata ni Ate Nida in person. Ayan, at may pa-surprise silang video kay Ate Nida kaya naiyak siya niyan. Aww! I-mute ko lang yung audio nila kasi baka ma-CPR ako. At after na mga video messages and greetings, the favorite part, kainan na! Hala, let's go and dig in guys! Actually, after namin makikain dito, ay nagstay na rin kami sa room namin na pinahiram ni Ate Nida. And then, nag-live si Ate Rose. So, ayun, after ng live ni Ate Rose, nakatulog na rin kami.
At dito na nga kami natulog ni MJ. Ito ang view from our hotel room. Kaming dalawa lang dito sa room. Nakakahiya nga kasi binigyan kami ni Ate Nida ng room talaga for ourselves. So dito kami nagstay for the night. Hindi na kami pinauwi ni Ate Nida. And today, ayan, magbe-breakfast ulit kami dun sa room kung saan sila nag-celebrate kagabi. And then, magsi-swimming, of course. Ayan, on the way na kami sa room ng friend ni Ate Nida kasi nandun yung mga food for breakfast. Actually, sila, yung mga legally na naka-check-in, free yung breakfast nila. Kaya tinawag lang kami ni Ate Nida para dito kami mag-breakfast. Salamat, Ate Nida! Ayan, ang dami pa rin food na natira kahit ang dami ng bisita kagabi. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino pag naghanda, super bongga at sobra-sobra talaga lagi. Kaya hindi kami magugutom dito. So, kakain muna kami, then we will head out to the pool. At dahil ina-avail pa nila Ate Nida ang free breakfast dito sa hotel, nauna na kami ni MJ dito sa swimming pool. Siyempre, sulitin na natin yung stay natin dito. Nakitulog na rin lang tayo, makiswimming na din, diba? Halika, tingnan natin kung gaano kalaki at kaganda ang pool amenity dito sa hotel. Ang name na pala ng hotel na to ay Hampton by Hilton Dubai. Hahanap muna kami ni MJ ng magandang view para kita namin lahat ng mga paligid at magandang view dito sa aming area. So habang hinihintay namin si Sis Nida at ang kanyang grupo, ayan, langoy-langoy lang kami at marites ni MJ habang naka-live siya. So multitasking kami dito, di ba? Enjoy lang habang nandito. Dapat ako magahagis? Ito magahagis. Ah, sige. Ayan na. Okay, ready? Doon lang. 1, 2, 3, go. Ayan. Layo. Ako ha? Galing! Yahoo! Galing! Magaling pong sumisid si Mary Jo.
isa pa. Oh, isa pa ang Chicken Joy sa Malacca. Matagal-tagal na rin kami naliligo pero wala pa rin sila Ate Nida. By around 12 noon, kailangan na mag-check out dito sa hotel. Ba't kaya wala pa sila? Pag umihi ay maligam-gam. Pangkita. Ang ganda dyan sa Infinity, no? Tumalikod ka, pipicturan ka dito. Ayan. 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 Oh, ganda. Ganda. Ayan na, at nagre-ready na si ate na mag-swimming. Ayan, nahubadera na ang ate natin. Oh my God! Napabidyo ka pa na. Kung ako'y para kasama sa vlog si ate, siya talaga yung ano. Ipakita mo yung ano, ipakita mo yung sumisita. Yung ganun ko eh. Tapos na nga kaming mag-swimming, kaya babalik na kami sa aming hotel room para magbanlaw, mag-shower, and then we'll go home na to Abu Dhabi. Si MJ dito lang siya sa Dubai.
ganda ng design ng kanilang ceiling dito sa hallway. Hindi pala basta-basta mga paano mo. Ang haba ng hallway papunta sa aming room. Pinakadulo kasi yung room namin. Kaya halika na guys para makapag-shower na kami. At ito isusoli ko na yung keycard kay Ate Nida. Salamat for welcoming us here Ate Nida. Bon voyage! Ina kami galing sa despedida. Ano na siya? May Sharon. And this conclude our meet up with Ate Nida. Uwi na siya ng Pinas. Bon voyage sa'yo, Ate. Enjoy! At eto na nga, magbabiyahe na kami ni MJ. Sasakay na kami ng metro. Siya pabalik sa kanila sa Dubai Internet City. Ako naman pabalik sa Abu Dhabi, which is around 2 to 3 hours travel pa from here. At ayan, hindi mahanap ni Ate MJ yung kanyang NOL card. OMG, hindi siya makakalusot pag wala yun. Platform 2? Ako hindi na bababa, di ba? Algubay ba? Ikaw lang bababa. Borjuman? Ah, lagpas na ng Algubay ba? Ba't? Mas malapit ka ba doon? Huwag na. At andito na kami sa platform ng metro. Ang ganda, diba? Maninis. Actually, ang genius ng maisip nila na may cover yung stop. Kasi para walang nahuhulog ba doon sa track tulad ng mga nangyayari sa movie. Diba? Secure na secure. Ah, nag-o-open lang yung talagang tapat ng door. Ito na nga yung aming train at papasok na kami. Paurong pala tayo. Tayo lang. Tayo na kami. Nakatayo na ngayon. Andito pala kami sa Dubai Free Zone Metro Station. So from here, 11 stops hanggang Algubayba Station. Doon ako bababa. Si MJ naman bababa sa Union Station at magta-transfer siya sa Red Line ng Metro. Doors will open on the right-hand side. Bye-bye. See you when I see you. Watch out for my, nandun sa video. I-edit mo yan, oh. Gagawin kong cartoons mukhang. Ingat. Ay, uupo na ako. Mga marami na labas. Paglabas ng metro, maglalakad ka pa ng 5 to 8 minutes para marating mo yung Algubayba bus station. So dito na ako sasakay ng bus pabalik sa Abu Dhabi. So nagstay mo na kami sa loob ng building habang inaayos yung bus and then pinauna yung family and mga ladies sa pag
aakyat doon sa bus. Ito na nga, paalis na rin yung bus dito sa station. And another 2 hours more para makarating sa Abu Dhabi. Kahit mahaba ang biyahe, hindi ka naman maiinip kasi ang ganda na makikita mo dito sa Dubai, di ba? Puro high-rise building. At kung alam niyo yung Burj Khalifa, yan yung highest building sa buong mundo ngayon. Ayan, nadaanan natin, di ba? Touchdown Abu Dhabi na ulit! Hello! Andito na ulit ako sa Abu Dhabi. Ayan, makakapagpahinga na. Ayan, at tumawid lang ako through this overpass at doon ako sasakay ng taxi sa kabilang side ng daan. And that concludes my gala with Mary Joy and Ate Nida. See you!